Hi guys! Welcome back to my channel! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng printable cake topper using Picsart. Napakadali lang nito guys dahil hindi mo na kailangan ng Photoshop or ng kung wala kang desktop, pwede mo to gawin sa iyong cellphone. Mag-download ka lang ng Picsart na application and kailangan mo din ng Google Chrome para mag-download ng mga i-edit mong photos. Ito ang Picsart application. Yan, libre mo lang siya madadownload. Ayan, ito yung bubungad sa'yo pag inopen mo yung Picsart. Pero bago yan, ay kailangan muna natin mag-download sa Google Chrome ng character na i-edit natin. Like, kunwari, Spider-Man, or kung ayaw mo Spider-Man, pwedeng Superman, ganun. Kung ano yung kailangan ng customer mo, i-download mo lang siya at isa-save mo siya sa gallery ng iyong phone. Ayan, pumili ka lang ng, syempre, magandang resolution or magandang pictures, ganyan. Ito na lang, and then isave natin sa phone, sa gallery. Ayan, tas open mo ulit yung Picsart, and then click mo yung plus sign. Scroll mo lang pababa, and then pumunta ka sa color backgrounds, at ang pinili kong color ay white. Pwede naman kahit anong color na gusto mo. Close the ads, and click the add photo. Click natin si Superman na dinownload natin kanina. Ayan, i-resize natin para mas makita natin yung details. Nga pala guys, etong si Superman na dinownload natin kanina, kung mapapansin nyo, wala na siyang background. Naka-cut out na siya. Mas maganda kung ganun yung mga madadownload nyo para less trabaho para sa inyo. I-click naman natin ngayon yung plus sign para mag-add tayo ng another photo. Ayan, pipili ulit tayo ng another photo dito sa aking gallery. This time kasi ipapakita ko sa inyo is kung paano palitan yung mukha ni Superman. Once na nakapag-import ka na ng photos, is i-click mo lang yung cutout. And then yung head, since yung ulo lang naman ang kailangan natin dito sa pictures na to. Kung mapapansin nyo, nag-color pula yung ulo. Ibig sabihin, yung color red, yan lang yung makukuha nating image. Need lang natin i-edit pa ng maayos since mapapansin nyo may mga parte na hindi nag-color red. Click mo lang yung restore para makulayan pa natin yung ibang parte. I-click mo naman yung preview para ma-check kung ano na yung itsura ng na-cut out natin. Ngayon naman kung mapapansin nyo is marami siyang lagpas. I-click naman natin ngayon yung erase para mabura yung mga lagpas na yan. Kapag ayos na, pwede na natin siyang i-save. Ayan, ipapatong na lang natin siya dito sa ulo ni Superman. Ngayon, lagyan natin siya ng pangalan. Umexit ka muna dito sa Picsart. Balik tayo sa Google. Kailangan natin mag-download ng ribbon para dun sa pagpapatungan ng pangalan ng celebrant. Once na nakapag-download na, balik naman ulit tayo kay Picsart. Mag-add photo ka lang ulit at i-click mo yung image na dinownload mo. Ika-cut out ulit natin yung background nito, pero since hindi ito person, ang i-click natin is yung outline. Once tapos na, i-click mo lang yung save para mapunta siya doon sa ine-edit nating cake topper. I-click naman natin ngayon yung text para makapag-type tayo ng name.
Pwede mo rin siyang palitan ng font, color, at pwede mo rin i-adjust ang size nito. Ayan, pwede mo rin siyang lagyan ng age or kaya naman ng happy birthday. Once natapos ka na mag-edit, pwede mo nang i-click yung apply and save. Download the photo para mapunta sa iyong gallery. Ayan, meron ka ng printable cake topper. Pwede mo na siyang ipaprint depende sa size na gusto mo. Sa akin, ang pinakamalaki kong size is 6 inches. Kung nagustuhan niyo ang aking video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching!